Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dakilang Diyos sa hapong ito. Muli na naman dumating ang sandali upang ikaw ay aming purihin, luwalhatiin, dakilain.
Salamat sa iyong banal na katawan at dugo na inialay sa amin upang patuloy kaming sumigla, tumatag. Mangusap ka po muli, Panginoon. Pagpalain mo ang oras na ito, ang mabuting balita na aming pag-uusapan at hayaang sa aming buhay maranasan ang tagumpay. Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon si Kristo. Malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Ating buksan ang ating mabuting balita sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 11 ang talatay 5 hanggang talatang 13. So basahin na lang po natin sa Tagalog. Sinabi ng salita ng Diyos, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.
Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Malakas na palakpak kay El Shaddai. Ayan. Salamat po sa Diyos. Medyo umaga-aga po tayo ngayon. Ano po, no? Thank you, Lord. At salamat po sa mga kasama po natin dyan sa Zoom at sa ating pong FB Live. Yan, medyo umaga-aga kami, no? Dapat 1:30 pa kami magsisimula. Pero kaya tinagalog ko na lang, mahaba kasi yung gospel para naman makasayaw-sayaw pa ho tayo ng kaunti. Amen. Ano po, no? Sabi mo sa iyong katabi, gusto mo bang sumayaw? Gusto mo bang sumayaw? O umuwi na lang? O umuwi na lang. Sino gusto sumayaw? Taas ang kamay. Amen. Tandaan nyo, walang pagod tayong sasamba kay El Shaddai. Kaya naman, tayo'y sumayaw. Woo! Amen. Woo! Hallelujah. O dancer, pasok. Hallelujah. Bahala na kayo. Sing it, John. Hindi ako mapapagod na magpuri sa'yo. Amen, 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 amen. Pagganito ang nais ng kaluluwa ko. Hindi magsasawa, hindi magsasawa, na sa'yo ay sumamba. Pagganito ang nakaluluwa sa'yo, Ama. Hindi ako mapagod sa'yo, Panginoon. Hindi ako mapapagod na magpuri sa'yo. Sasawa, hindi magsasawa, nasa'yo ay sumamba. Pagkat nito ang nakalulugod sa'yo, Ama, na ay sumaya. Sasaya sa'yo, sasaya sa'yo, aawit sa'yo, aawit sa'yo, ang lahat ng ito'y ando ko sa'yo. Pakinggan natin mga kababaihan na umawit sa Panginoon. Hindi ako mapapagod na magpuri sa'yo. Amen. Come on, choir. Pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Amen. Sabay-sabay sa Panginoon. Hindi magsasawa na sa'yo ay sumamba. Pagkat ito ang nakaluluwa sa'yo, Ama. Siyempre, pakinggan natin mga kalalakian. Pagod na magpuri sa'yo. Pakinggan natin mga kalalakian. Pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Sabay-sabay. Hindi magsasawa na sa'yo ay sumamba. Pagkat ito ang nakaluluwa ko sa'yo, Ama. Lahat tayo sumaya. Sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, aawit sa'yo, aawit sa'yo, ang lahat ng ito'y ando ko sa'yo. Sasaya, sasayaw sa'yo, sasaya sa'yo, aawit sa'yo, aawit sa'yo, ang lahat ng ito'y
Sisigaw sa Zoom! Sisigaw sa Zoom! Ang lahat ng ito'y ando ko sa'yo. Sabi mo sa iyong katabi, yes, pinagpala ka talaga. Pinagpala ka talaga. Nasa Zoom, pinagpala kayo talaga. Nasa Pilay, pinagpala. At tayong lahat, pinagpala. Okay, pwede na tayong maupo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat kay El Shaddai. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale, smile. Ayan. Mag-smile sa katabi kahit may takip. Amen. Ayan. Okay, so salamat sa Diyos. It's Thursday again. Dito pa rin tayo next week. Wow, saikong tayo ha, saikong. Okay, so mag-antabay lang po sa oras na misa kasi tatawagin natin. So Brother JR, pakiano mo si Father Efren, no? Kung anong kanyang misa sa araw ng Thursday. So, Thursday. Kayo naman po mga taga-Thursday, magpunta naman kayo ng Saikong, ha? Hindi lang kayo pang St. Joseph, ano po, no? Punta naman kayo ng Saikong. Tapos po naman noon, o yung mga player, may laro kayo, no? Thursday. Kaming dalawa ni Brother Kelly, Jack Stone na lang kaming dalawa, mga kapatid, no? Yan. No? Pwede rin naman piko, ano po, no? Yan, magpipiko na lang kami. Okay? So, sa hapong ito, mga kapatid ko, napakaganda ng ating binasa. Gospel for this day ang aking binasa. Dahil ang ating pong pinagdiriwang ay Our Lady of Rosary, no? Ang ating minamahal na ina, bagamat alam natin, marami pong tumutulig sa diyan. Pero tandaan natin ang sinasabi ng Bible na dasal na kinaaayawan ng Diyos ay ang dasal na walang kwenta, no? Walang, kumbaga salitang walang hindi maganda. At ang rosaryo, kahit ulit-ulitin natin yan, yan ay isang dasal at panalangin. So, ang kagandahan lang, tayong naniniwala, we believe na ang rosaryong ito ay nakakatulong sa bawat isa po sa atin. Ano po, no? Hindi man niya matanggap ng iba, okay lang. At least, basta tayo, alam natin, hindi namamali ang paniniwala ng Katoliko. Ano po, no? Hindi nawawala at hindi po nababago sapagkat napakaganda ng pamamaraang yan para sa atin. This gospel na aking binasa po sa inyo, it's all about the gospel of prayer, mga kapatid ko, no? Yung humihingi, no? Ask. Ano po, no? Kaya nga sabi po dito sa bandang dulo, mga kapatid, sa pananampalataya, no, in verse 13, my dear brothers and sisters in Christ, ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? In Luke chapter 11, verse 13, the Bible says, my dear brothers and sisters in Christ, if you then who are wicked know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him, no? Yung humihingi, no? At syempre, ang gusto ng Diyos, humingi tayo. Humingi ka, humingi ako, kaya binasa natin dito, ang sinasabing humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Kumatok ka at ang pinto'y bubuksan para sa iyo. Nilalagyan tayo ng Panginoon ng Biblia, ng Ebanghelyo, kung gaano kahalaga ang ating pong pananalangin, paghingi. Hindi masama ang humingi, depende sa hihingiin mo, mga kapatid ko. Depende sa hinihingi natin. Pero siyempre,
pag maganda naman yan, alam natin, nakakatulong yan sa atin. No? No. So, yung mga nangyayari sa ating lahat, buong mundo, sa balita, dito sa Hong Kong, na maraming Pilipina, mga kapatid ko, ang sumusuko. Kahapon, may kausap po ako, sabi ko sa kanya, huwag kang ganyan. Kasi, kilala ko rin po yung sister na yon, workers din po natin siya. Pero talagang pag nagpatong-patong ang problema, talagang hindi mo rin masisisi. Ano po? No? Kaya nga ang kasarapan lang pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, kahit nagpatong-patong ang mga problema, may maglalagay ng direksyon sa buhay natin. No? Sapagkat nalulungkot siya, ang dami nangyari sa kapatid niya, tapos namatayan pa siya ng baboy, dalawang inahin, no? Talagang, siyempre, pera yun eh. Di ba? No? No? Pera yun eh. Tapos, meron pang nasundan. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, ang baboy pwedeng palitan. Pero pag ikaw nawala, mahirap kang palitan. No? Huwag susuko. Kaya tayo sa ating pong pag-aaral ngayong hapon, ating pag-uusapan, the importance of prayer, mga kapatid, sa pananampalataya. Tinuturo ng salita ng Diyos na tayo ay manalangin, no? At siyempre, ikaw at ako bilang mga Kristiyano, ito ang hindi mo dapat tinitigilan o tinatantanan. Sabi mo sa iyong katabi, anumang mangyari, dapat lagi kang nagdadasal. Amen. May problema sa wala, tayo po ay nagdadasal. May biyaya sa wala, dasal ng dasal. Sa bawat sandali, mga kapatid ko, hindi dapat natin ito inaalis because prayer is your power. And we believe, sabi ni Father Jay kanina, rosary is the prayer of victorious Christian. No? Victory. Kaya tayo, sabi mo sa inyong katabi, tayo ay mananagumpay. Hindi tayo talunan. Amen. Hindi ka talunan, hindi ako talunan. Kahit anong nangyayari sa atin, mawalan ka ng minamahal sa buhay, mawalan ka ng ano paman, lahat ng bagay yan ay ating idinudulog sa Diyos. Oh, iniaalay kay Yahweh El Shaddai. That's why prayer, my dear friends, was so important. It is important for all of us. Nagbabasa ka ng Bible, dumadalo ka ng gawain, nagmimisa tayo. Pag uwi natin sa ating bahay, mas lalo mong dagdagan ang prayer. No? Sabi mo sa iyong katabi, dagdagan ang panalangin. Hindi dapat binabawasan. No, hindi mo dapat binabawasan, hindi sinushortcut. No po, no. Ito mo po yung isang shortcut, ano, pele-peleho, pele-peleho, pele-peleho. Kasi shortcut 'yon, ano, no. So hindi mo dapat 'yan inaalis sa iyo, inaalis sa akin. Kaya tayo ini-encourage kahapon ang gospel, it's all about prayer. Ngayon din, prayer din. Kaya nga 'di ba, sabi ng Panginoon, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon at babangon siya dahil sa pagpupumilit nito, no? Pinipilit mo, no? Kumbaga mga kapatid sa pananampalataya, dinudulog mo lahat 'yan sa Diyos. No, kaya tayo, huwag kong kani-kanino ka dudulog. Una, dudulog tayo sa Diyos. Mga kapatid ko, bakit? The importance of prayer. First, prayer can set or change the tone of your day. Prayer can set or change the tone of your day. Mga kapatid ko, yung mga nararanasan natin, ano po, no? Ano nga ba ang nagpapasira o nagpapawasak ng ating araw, mga kapatid ko? Frustration. Ha? The frustration of a long commute to work, the pile of dishes in a sink,
and the never-ending loads of laundry. Hallelujah. Yan ang mga number one problema ng mga katulong. Ano po, no? No, parang yung isang sister, sinalang, kinalimutang buksan. Eh di, wow, ano po, no? Nilagay yung damit sa washing. Paglagay, nakalimutang pindutin. O di maganda, ano? O di hindi umikot. O di pagbalik niya, ganun pa rin, ano po, no? So yun, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, magandang, dito kasi sa Hong Kong, medyo maganda na po yung technology, no? Eh, alam mo naman tayo, mga Pilipino, pagka nag-iisip tayo, iniisip ko nga noon, di po ba, pagka naka-invento ng washing machine, pagkatapos maglaba, yung washing machine rin na magsasampay, ano po, no? Di ba? Pagsampay ng washing machine, ilang oras lang, babalik sa washing machine, paplantsahin naman. Paglabas sa washing machine, tiklop na. O di ba, ano? Praise the Lord, no? Magandang kaisipan yun, ano? Di ba? Siyempre, di naman natin alam. Hindi man ako, pagdasal natin, kasi hindi naman na ngayon na imposible yan eh. Nung isang kagabi nga po ba yun, o yung isang araw, nanonood ako ng balita, nandoon sa Hong Kong News. Alam nyo, binabalita, sa China, meron na pong sasakyan. Ha? Tumatakbong mag-isa kahit walang driver. Meron na ho, mga kapatid ko. Inaano na nila yan, kinukomersyal na nila yan. May nakasakay doon sa harapan, pero hindi niya ginagalaw yung manibela, nagkukusa. Ha? Tapos, pwede ka nang sumakay. Tapos, matulog ka kung gusto mo, hanggang ano. Huwag kang mag-alala kasi malakas ang kanyang yung pakiramdam. Pag may liliko, may bubunggo, malakas ang pakiramdam niya. Kita mo yun, ha? Sasakyan lang ho yun. Di po ba, palibasa, alam natin na ang China, mayaman naman din ang China, hindi naman pahuhuli eh. Siyempre, ito nga lang Hong Kong, di po ba, ano po, no? Sakop nila ito, yung mga mayayaman. Kaya nga, magugulat ka, isa nga daw sa tinatawag nating sleeping giant, yan ay. Oh, isipin mo, pagsakay mo, sitting pretty ka na lang, pwede kang matulog. Ha? Tapos si talagang, ang sarap ng pakiramdam mo, hindi ka na maliligaw. Pagka may dadaan sasakyan, ang lakas ng kanyang, yung bang vibration, yung bang may tinatawag po doon, di ba yung nakatanyo ho dito, pag may umaatras, may mga kulay-kulay, pag lumampas ka na doon sa kulay, para malapit na, mag-iingay na siya. Di po ba? O, kaya nga tayo mga anak ng Diyos, yung panahon nga gumaganda, bakit ang mga anak ng Diyos pumapangit? No? Kung yung paligid nga, nakaka-create ang tao ng magagandang bagay na ganito. Ang nakalulungkot, bakit maraming Kristiyano ang nawawala, nagpapakamatay? Tapos Kristiyano pa tayo. O, naniniwala ba kayo na hindi naman pumapayag si Lord na nahuhuli tayo? Diba? Kaya nga, pwede naman tayong magdasal na ikaw, ngayon katulong ka, habang punas ka ng punas, linis ka ng linis, pagdating ng panahon, ikaw naman ang mag-uutos. Cheche. Dati kang cheche, ngayon chocho ka na. Ano? Pagdating ng panahon, ikaw na mag-uutos. O, di po ba? Kung dito, kasambahay ka, nag-ingat ka, kita niyo yung sinesir nung sister na yung nag-abroad, iningatan ng nanay yung kanyang biyaya. O, pag-uwi, naku, ang ganda ng bahay. Nakaka-bless. Yun sana ang kasarapan sa mga nag-a-abroad eh. Eh, ang problema, yan ang nangyayari eh. Diba? Nawawala kasi tayo sa gusto ng Panginoon. Oh, kaya mapala tayong mga nag-El Shaddai, blessing, bukod kay Father Jane na nag-preach, nagbibigay ng mensahe, nakikinig pa tayo dito, nag-aaral pa tayo dito, eh gusto ng Lord dagdagan ng ating karunungan. Amen po ba? Iba naman talaga yung, alam nyo, tayo mga Katoliko, kung tutusin, ang ganda naman ng mga pinapaabot sa atin ng pare, ang gaganda ng mga mensahe. Ang problema, hindi naman talaga nakikinig lang. Kababasa lang, sino ang nakipag-usap kay Mary? Hindi na alam. Hindi po ba? Ano yung first reading? Hindi na rin alam. Tanungin mo, ha? Tanungin mo, ang latest na issue ng chismis, alam na alam yan. Ano? Tanungin mo yan.
Yan. Pero tanungin mo kaya tayong mga Katoliko, dyan tayo binabakbakan eh. Di po ba? Salamat. May charismatic na katulad nito. Nakakatulong yan sa atin para hindi ka na basta-basta pag binasaan ka. Di ba nasusulat? Saan? Huwag kang magdasal ng paulit-ulit. Oo nga. Oo nga. Nakasulat yun. Tama. Pero basahin mo ng buo. Basahin mo. Paano nga? Hindi naman nagbabasa ng Bible. Di ba gano'n? Nakatingin lang sa preacher, pero ang isip ay lumilipad na maano. Di ba, no? Nakatingin nga sa preacher, tulog naman. Kasi ang laman ng utak, bilisan mo, brother, maliligo pa kami sa dagat. Huwag kayong magagalit, At least, nagkating naman kayo ng prayer meeting. Tama, sabi nga ni Sister Cindy, nagkating kayo ng prayer meeting. Ang masakit, nagmamadali kayo. Di ba? Pagkatapos, tanungin mo, anong topic? Ang ganda. Anong topic nga? Ay, napaganda nga! Ano nga? Ay, ang ganda nga! Ay! Anong ganda nga? Basta ang ganda! Di ba? Kaya tayo mga kapatid, huwag kayong magagalit, no po, no. Diyan natin ilalagay ang ating sarili. Dapat sa lahat ng bagay, nananalangin tayo. Habang naliligo ka, dasal ka ng dasal. Habang nagkakasayahan tayo, dinadaan sa dasal. Hello. Di ba? Kaya nababago buhay natin, nagbabago ka, nagbabago ako. Hindi lang yung mga kapatid sa pananampalataya, walang nangyayari. Kaya nga sabi po dito, starting your day in prayer will help to get your mind in the right place for more joy. Filled day. Ha? Starting your day in prayer will help to get your mind in the right place. Dadalhin ka ng panalangin sa tamang kaisipan. Tamang kalalagayan. Hindi ka magpapakamatay. Hindi ka magbabackslide. No? Simulan mo sa prayer. Tapusin mo ng pagdarasal, dagdagan mo, starting with the prayer, yung utang, yung asawa. Kaya nga sinasabi nila, wala kayong gagawin. Diyos ko po, magdasal ka lang maghapon. Ang laki ng gagawin mo, mga kapatid ko. Pagdadasal mo yung asawa mo, anak mo, nanay, tatay, pamangkin, di ba? Nag-chat nga yung aking malapit na kamag-anak, nag-away. Dapat kasi pag nag-aaway, huwag nang magsampalan. No? Dapat tayo kasing mga tatay, kinuha ang nanay dito malapit sa puso, hindi sa kamay. No, bakit sa puso malapit? Para mahalin. Bakit hindi sa kamay? Hindi para sampal-sampalin. No? Hindi para saktan. Kundi minamahal. O kayo din mga nanay. Kala mo, kami lalaki lang ang matatapang. Kayo rin mga nanay. Ang tatapang nyo na rin. Ano? Ang tapang nyong sumagot. Ang tapang nyong magdadaldal. Sasabi na, di ba? Hindi, huwag ganun. Dapat sa atin, mga kapatid sa pananampalataya, sa pamamagitan ng panalangin, kaya nga nababago ang tono ng ating araw. Nababago ang kalalagayan ng ating araw. Pagising pa lang sa umaga, magdasal ka na. Hindi kayo maka-amen. Talagang halatang halata. Hindi kayo mga kapatid sa pananampalataya, malilito. Kaya nga yung ating isip, ang pinakamahina sa parte ng katawan, isip. Ito ang nagtuturo. Ha? Kaya pag nagpapakamatay sa pag-aaral, napag-usapan namin ni Father, bakit nagpapakamatay, nagdilim na ang kaisipan sa dami ng problemang nararanasan. So para hindi magdilim ang kaisipan, para ang isip ay laging maliwanag at may magandang patutunguhan,
starting your day in prayer. Sabi mo sa katabi, starting your day in prayer. Amen. O, pagka sinimulan mo ang oras mo ng pananalangin, kapatid sa pananampalataya, magkakaroon ka ng right place for more joy-filled day. O, kaya magkakaroon ka ng joy habang nagtatrabaho ka. Enjoy ka. Enjoy. Hindi na iinis. Hindi inis na inis. Ha? Na-enjoy mo ang buhay mo. Na-enjoy natin ang ating buhay. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai, mga kapatid, sa pananampalataya. O, kaya nga sabi po ng Psalms 102 verse 17, in Psalms 102 verse 17, He will respond to the prayer of the destitute. He will not despise their plea. Ha? Di po ba? Sasagot siya sa mga kahirapan. Pag tinignan natin sa Tagalog, yung tinatawag na destitute, yung mga naghihirap, mga hirap na hirap, He will not despise their plea. No? Yung ating kalalagayan, laging tumutugon ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya sisimulan mo ang buhay mo ng pananalangin, hindi ng kung ano-anong nangyayari sa buhay po natin. No? Sipin mo, sabi niya dito sa Tagalog, daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Wow. Kaya nga may Diyos tayo eh. No? Ang Diyos, sumasagot, sumagot man sa hindi, napipil mo naman yan eh. Yung hirap mo, natutulungan ka eh. Eh kaso nga, natakpan ang utak mo, wala na. Oh, katapusan ko na. Ano mangyayari? Tapusin na ang buhay. Hindi, masarap mabuhay. Sabi ko sa kausap ko kahapon, masarap mabuhay. Yung mga nangyayari, kita nyo po yung naalala ko po yung isang 92 years old na preacher natin sa Isabela. Nag-walk of faith at the age of 92. Nakalakad siya from PICC hanggang Ambel. Ang lakas-lakas pa niya. Hanga ako sa kanya. Ha? Kaya nga nag-usap kami mag-asawa, sabi niya sa mga anak ko, pag edad ng papa niyo, hindi na mag-preach. Ngayon, sabi ko, binawi ko, hindi, hanggat may buhay ako, preacher pa rin ako. Amen po ba? Amen po ba? Kahit na, kita niyo nga si Brother Mike, kahanga-hanga, at sa kanyang edad ngayon, ayan pa rin siya. O ako pa kaya, di ba? Isipin mo, nag-walk of faith siya, tagumpay. Eh, pag-uwi niya ng Isabela, namatay halos lahat ng kanyang mga itik, ang kanyang mga kambing. Oo, namatay. Nalulungkot siya. Pagdating niya, umiiyak, yung asawa. Papa, sabi niya, namatay halos lahat ng ating mga alaga. Siyempre, nalulungkot siya. Sabi ko, tatay, huwag kang malungkot. Bakit? Ang mga itik at kambing, pwede pang palitan. Malungkot ka pag si nanay na ang nawala. Oh, hindi naman pwedeng tanongin mga itik, asan ang nanay nyo? Kwak, 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 kwak. Oh, di ba? Eh di, wow. Kambing, kambing, asan ang nanay nyo? Meme. Oh, hindi naman sasagot yan, nandun, naglalaba, naglalaba. No, eh yung mga paboy, sinasabi yan, ang laki-laki, ang laki-laki. Yung mga pabo, di po ba? O, kaya sa buhay mo, sa buhay natin, yung hirap na ating ididadaing sa Kanya, sabihin mo sa Diyos, hindi masama yan. Maganda nga, Lord mo sinasabi, magsabi ka ng hirap sa tao, pag hindi ka tinulungan, sasama pa loob mo. Di ba? Magsabi ka dyan sa kaibigan mo, sa lang iisipin yan, halika, hanggang sa magugulat ka na lang. Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, pinagpala tayo kasi may Diyos tayong madadaingan. Makakausap mo ng heart to heart. Ha? Kung hindi mo kaya sabihin sa kapwa doon, okay, Father, mangumpisal ka. Kaya nga, sabi nga ng consulate,
Hindi dapat tinatago kasi ang problema. Pagka may problema ka, pwede kang umiyak. Iiyak mo yan. Ako may kina-counseling ako, pinapayo ko sila. Sila, sige, iyak ka kasi pampagaan ng kalooban yan. Mahirap yung hindi ka umiiyak, tapos okay-okay ka lang. May problema ka ba? Wala. Okay ka lang? Okay. Talaga? Okay. Oo, okay lang ako. Yung pala, tumalun na, mga kapatid ko. No? No? Oh, tatalong ka na pala. Kaya sabi mo sa inyong katabi, kaya paniwalaan mo kay El Shaddai may magagawa sa buhay natin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya ang unang nagagawa ng panalangin, the importance, my dear friends, of prayer. Prayer can set or change the tone of your day, mga kapatid ko. Ha? Yan ang gagawin mo sa iyong buhay. Ha? Turn your daily frustration into prayer and call upon God to help you. Ha? Turn your daily frustration into prayer. Nakakaranas ka ng frustration? Ha? Turn your daily frustration into prayer. Imbis na magkaroon ka lagi ng frustration, lagi mo na lang kausapin at laging idalangin sa Diyos ang lahat ng ito. Ha? Kaya nababago ang tono, no, ng ating buhay, mga kapatid, sa pananampalataya. At kapag tayo'y tawag ng tawag sa Diyos, sabi po dito, and call upon God to help you reset and restore peace to your heart. Ha? Call to God to help you reset and restore peace to your heart. Ha? Ask Him to help you find the joy even in the struggle and the mundane, mga kapatid ko. Tatawagan mo palagi siya. Kakausapin mo siya. Tulungan, kaya nga humingi tayo. Ask, mga kapatid ko, at ikaw ay bibigyan. Anong hihingiin mo? Kalakasan. Hihingi ka ng kapayapaan. Hihingi ka ng kagalakan. Hihingi ka ng pagtitiis. Hihingi ka ng katyagaan. Maging matyaga ka pa. Magtyaga ka pa. Yan. Kausabi mo sarili mo, magtyaga ka pa. Kaya nga tayo may salamin. Kung wala kang kumakausap sa'yo, kausapin mo sarili mo. Palakasin mo sarili mo. Huwag mong sirain ang ganda mo. Maganda ka pa rin. Kahit ang ilong ay lubog, maganda ka. Diba? Kahit ang kilay mo, kalbo na, maganda ka pa rin. Di po ba? Kasi humihingi ka sa Diyos. Hihingi tayo sa Kanya para lumakas ka. Kaysa naman frustration na lang palagi ang sasabihin mo. Hello? Ha? Ano nga namang frustration palagi ang sasabihin mo sa sarili mo? Ay kung totoosin, may biyaya ka din naman. Oh, di ba? Minsan nga lang kasi, ang nakikita palagi, frustration. Hindi naman nakitang may problema nga, gising naman. Ano? Oh. Wala ka ngang pera, bumangon ka naman. Oh. Hindi ka pa nga sumusweldo, may bukas pa naman. Oh. Hindi ka pa rin sumweldo ngayon, may bukas pa rin. No. Hindi man sumasweldo ng amo, sumbo mo lang kay Lord, ipuin mo lang siya, Lord. Dapat mo niyang kami sa pintuan, Lord, sweldo. Hello? Taas mo yung picture ng mahal mo sa buhay. Taas mo yung picture mo. Titigan mo. Alam mo, tandaan mo, isa ka sa pinaka unique sa mundong ito. Kung ano mang frustration ang iyong naranasan, ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Sabi mo sa iyong sarili, yan ka lang, isa lang ang puso mo. Isa lang ang atay mo. Pati abdo mo, isa lang. Meron ba tayo? Palapakan natin si Yahweh Shaddai ng malakas na malakas. Oh. Kaya, turn your daily frustrations into prayer. Amen.
Pag meron kang frustration, dalhin mo sa pananalangin at bibigyan ka ng Diyos, no? Tandaan mo, sulat ito, prayer is the antidote to daily frustration. Prayer is the antidote to daily frustration. Oh, di ba? Gamot yun. Gamot. Kahit uminom ka ng vitamin, pag wala kang prayer, kulang. Kulang. No? Eh, pero pag nagdadasal ka, may gamot ka na. May vitamins ka na. May gatas ka pa. May juice ka pa. May prayer ka pa. San ka pa? Pinagpala ka na. Hallelujah. Amen! Oh. Diba? Eh kayo pa na, kung may gift kang mag-juice, oh, di mag-juice ka. Kung may gift kang kumain dahil mahilig ka sa prutas, oh. Yung sister nga natin, nag-share sa akin ni Brother Beth dati, hindi nabili ng prutas yung amo niya. Nung siya naghilig mag-prutas, pinapakain yung alaga niya. O ngayon, sabi niya, salamat sa Diyos. Pag lumabas yung amo niya, kaing-kaing na prutas ang inuuwi sa bahay. O. Di pati siya nakakakain, pati yung alaga niya, di bless na bless. O. Ikaw naman na tinitipid, kaya nga may day off ka, di paglabas mo, kainin mo lahat yung gusto mo. O. Tinipid ka ng anim na araw, may budget ka naman, di kumain ka, paglabas mo. Bili ka ng 2 pirasong lansones. 3 pirasong ubas. Oh, kaprasong pakwan. Oh, edi paglabas mo makakakain ka, 'di ba? Ay yung mga pinagpapala nakakaluto sa bahay, edi blessing din 'yan. Amen po ba? May pagkain ka, tamad ka lang kumilos, eh nasa sayo na ang diferensya. Kaya nga walang frustration sa atin eh, 'di ba? Amen po ba? Kung marami kang nararanasang problema sa buhay mo, edi mag-iba ka, dasal ka, tuturuan ka naman ng Holy Spirit, o labas ka, magpunta ka ng gawain, maaga-aga, maglakad-lakad ka, tapos pag nakakita ka ng prutas, bili ka. O, hindi parang lagi ka naaawa sa sarili mo, gusto kong tikman. Tumikim ka naman din ang masama yun eh. Amen po ba? O, bigyan mo rin ng saya yung sarili mo dito. Eh, padala ka ng padala, tapos sumbat ka naman ng sumbat, mali din yan. Oh, kaya nga tayo tinuturuan eh. Diba? Oh, pangalawa. Ano ang pangalawang kahalagahan ng nananalangin? Prayer, my dear friends, helps you make better decisions. Prayer helps you, helps us make better decisions. Oh, naglalagay ng tamang desisyon ang nananalangin. Sa taong nananalangin, laging may magandang desisyon yan sa buhay. Kaya nga, di ba, nasabi ko nung isang araw, na kapag ka ikaw ay may problema, huwag kang magdidesisyon. Ang pinapasa po sa aking mga quotes, mga kapatid sa pananampalataya, di po ba tinuturo? Anong tinuturo sa atin? Kung meron kang mga problema, mga kapatid sa pananampalataya, huwag kang magdidesisyon. Ha? O, di ba? Huwag kang magkakaroon, kapatid ko, ng kasiraan kasi masasaktan ka lang sa buhay mo. O, pagka hindi ka nananalangin, hindi ka nagdadasal, nawawala yung magandang desisyong inilalagay ng Diyos sa'yo. Ha? O, pagka ikaw ay isang taong hindi nagdadasal, wala kang magandang desisyon sa buhay. Lahat kasi yan ipinagdadasal. Pagpapala, negosyo, alaga, eh kung mamatay man yan dahil sa mga peste, pwede pang palitan yan. Basta ikaw lang, dasal ka lang ng dasal. Oh, yung mga nararanasan natin sa atin. Kaya nga, prayer, tandaan natin, helps us for a better decision. Hindi bitter, better, mga kapatid ko. Ah, pag bitter, B-I, ano yan? Mapakla yan, mapait yan. O pag better, mga kapatid ko, maganda yan, nakalalagay yan sa buhay natin.
Kasi life is what you make it. Amen. Pagka ikaw ay nagdadasal, nananalangin, nagkakaroon tayo ng better decision. Sa buhay mo, sa buhay ko, mga kapatid ko, nagkakaroon ng magandang kalalagayan sa buhay natin. No? Ha? Decided to react with calm and reasoning instead of yelling. Ha? Decided to react with calm, mahinahon, and reasoning instead of yelling. Ha? Sa ilalim po yan ang better decision. Decided to take the time to really listen to a friend instead of rushing off to your next appointment. Oh, decided to take the time to really listen to a friend instead of rushing off to your next appointment. Kaya nga, naging pinapansin po ng kahit sino pa mga preacher, kahit si Father, hanggat maaari ang mga sisters, day off nyo. Hanggat maaari, tulungan nyo ang inyong sarili, magkaroon kayo ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung kuskus kayo ng kuskus. Kita mo, yung mga hindi, huwag naman, ikumpara mo lang, ang daming tao nagkukuskus pag tinanong mo, o kamusta na, eto, tambak pa rin ang utang. Kuskus ng kuskus yan. Eh, ikaw na may panahon ka para sa Diyos, i-relax mo naman ang yung sarili. It's time to listen to your friends. A friend, that's what friends are for. A friend to, you know, ha? Keep smiling, keep shining, know when you can always count on me. For sure. Hirap talagang habulin ng boses ko, you know? That's what friends are for. Oh, in good times and bad times, your side forevermore. O, diba? That's what friends are for. Tulayin ko na lang kaya, in good times and in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Kung ayaw mo ng for, paibin mo na. Diba? Time to listen, time to pray. Hindi po yung lagi kang akala mo pagod, no? Alam niyo po, honestly naman talaga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang problema, ikaw lang ang di nagmamahal sa iyong sarili. Mahal na mahal ka ng Diyos, pero ikaw hindi mo mahal ang iyong sarili. No? Yung mga sisters, huwag kayong magagalit. Pinagpapahinga ka ni Lord. Kuskus ka naman ng kuskus. Yung iba naman, sa sobrang pahinga, ayaw nang magsimba. Mali din naman. Saka gusto mo magpahinga. Yung iba naman, magagalit. Di nga nagsisiba. Dagat naman ang dagat. Pero hindi naman masama magdagat. Baka magalit naman kayo sa akin. Hindi masama maligo. Pagkatapos ninyong kumain, mag-prayer meeting, sama-sama kayo. Wala naman problema yan. Amen po ba? Pero dinadala natin yan sa panalangin, hindi sa paninira, hindi sa pangungutya, hindi dapat tayo nangungutya o naninira. We have a choice, we have a free will. Kung gusto mong sumama, sama ka. Kung ayaw mo, huwag ka nalang magsasalita. Amen po ba? Oh, hindi ka pwede rin magsalita, walang makakapaghusga sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano sa'yo kung iligtas ko si Judas Iscariote? Hindi naman tayo makakaya nga ang simbahan. Dati, pag nagpakamatay, hindi pinapapasok. Hindi nilalagay sa simbahan. Eh, sa pag-aaral, na ituro din ni Bishop Bacani sa amin, malay mo nga naman, bago mamatay, nagmingi ng sorry, nagsisi, wala naman makahuhusga sa atin eh. Ang mahalaga lang nun, tayo ngayon nakakarinig ng salita ng Diyos, nagiging aware ka na. Imbis na magpapakamatay ka, magdasal ka na lang. Amen.
Imbis na pahihirapan mo sarili mo, edi magdasal ka. Hindi naman maghihirap ang kalooban mo kung magdadasal ka eh. O kung pag pinapansin mo palagi yung kasama mo, talaga maghihirap ang kalooban mo. Ay kung may kasama kang makulit, edi huwag kang maging makulit. Kung tamad siya, magpakasipag ka. Oh, amen po ba? Tamad na nga siya, magagalit ka pa. Oh, diba? Ano manyayari sa inyong dalawa? Total, ang katarungan naman ng Diyos, lagi nangingibabaw. Mas lalo lingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, nagdadasal ka. Lahat ng mga anak ng Diyos na walang ginawa kundi magdasal ng magdasal at lumuhod kay El Shaddai, makakamit natin ang katarungang ating hinahanap at katarungang ating hinihintay. Amen! Amen! Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang tayo'y magdasal. Hindi tayo, mga kapatid ko, magkaroon ng kahirapan. Tandaan natin, ha? Sabi po dito, praying about each decision will help you make better choices. Wow. Ha? Tandaan nyo, ha? Praying about each decision will help you make better choices. Oh, kaya sa lahat ng decision mong nagdadasal ka, nagkakaroon ka ng magandang pagpipili sa buhay mo, napipili mo ang nararapat. Oh, 'di ba? Amen po ba? Oh, ano po, no? Ha? Ano po 'yon? Ha? Ah, okay, okay po 'yan. Alas dos pa lang naiintindihan niya tayo. Okay lang 'yan. Oh, 2:30 kahapon kami, 2:30. May lakad ba si Father? May lakad. Ay, okay. Oh, sige po. So, tandaan po natin na sa buhay natin, we will always pray. No, praying about each decision will help you make better choices. And last, number 3, sulat niya lang po, daily prayer keeps God in the forefront of your mind, not forgotten until every day or Sunday. Daily prayer keeps God in the forefront of your mind, not forgotten until Sunday. Oh, so yan ang nagagawa ng prayer. Ha? Keeps God in the forefront of your mind, not forgotten until Sunday. Kaya sa buhay natin, kapag tayo'y nagdadasal, sa araw-araw ng ating buhay, God always in the forefront of your mind. Lagi nangunguna. Laging nasa unahan ng iyong isip at puso. Para ano? Hindi, kapatid ko, mapahamak ang bawat isa po sa atin. Kaya sa panahon ngayon, sa panahon natin, ipinibigay ni El Shaddai ang pananalangin, tinuturo ng Diyos ang tamang pananalangin para sa araw-araw ng ating buhay, ang Diyos ang nangunguna. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ang laging nauuna. Hindi ang problema, hindi ang kabigatan, hindi ang karamdaman. Amen. O, hindi yung bigat ng hirap ng buhay meron tayo. Kundi ang ginagawa ng Diyos, ang ginagawa niya sa bawat isa po sa atin, sa biyaya ng Diyos, kaya tayo'y tinuturo ang manalangin. Kaya sabi mo sa iyong katabi, anumang mangyari, lagi tayong manalangin. Lagi tayong humingi ng patnubay sa Diyos. No? Ang verse po nito, Ephesians chapter 6, verse 18. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Tayo po yung manalangin. Kayong nasa FB Live, ang prayer po na topic na para sa atin ay ibinibigay ng Panginoon para lumakas tayo.
Yes, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Taas ang ating mga kamay. We give you glory. We worship you. Ang pananalig ko sa'yo, aking Ama, na ang presensya mo ang lagi kong manama, at makapiling ka sa araw-araw. Hallelujah. Sa bawat sandali ng aking buhay, naway pakinggan mo ibok ng puso ko, pagkat walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Ang nais ko ay may kapiling ka, yes, Lord. At laging itaas ang ngalan mo. Panginoon, sa'yo lamang ang aking pasamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko gamitin mo, at sa puso ko'y manahan ka, at pagkalian mo ako. Yes, Lord God. Aking Ama, na ang presensya mo ay lagi kong madama, at makapiling ka sa araw-araw, sa bawat sandali ng aking buhay, naway pakinggan mo tibok ng puso ko, yes, Lord. Pagkat walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo, ang nais ko ay nakapiling ka, at laging itaas ang ngalan mo. Kay buti mo, aking Panginoon, sa'yo lamang ang aking pasamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko'y gamitin mo, at sa puso ko'y manahan ka, at pagalian mo ako. Kay buti mo, sa'yo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin kong gamitin mo, at sa puso ko'y manahan ka, at pag-arian mo ako. Yes, Lord, yes, Lord. At pagharian mo, Jesus. Salamat po, Panginoon, ngayong hapong ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tunay na napakahalaga ng pananalangin na ginagawa po ng bawat isa po sa amin. At ikaw, O Lord, na aming kinakausap, isa po na palagi nagpapatatag ng relasyon ay ang pakikipag-usap at pakikipag-niig sa iyo. Salamat sa ministering ito na kung saan pinili mo upang kaming lahat ay makapakinig ng iyong salita. Di lamang kami, kundi nasa FB Live, nasa Zoom, maging Lord, nasa YouTube channel. El Shaddai, patuloy mong palakasin ang bawat isa po sa amin. Sa mga problema ang aming nararanasan, patatagin mo po kami.
sa mga pagsubok na kung saan nararanasan po namin. Bigyan mo kami ng kalakasan sa mga sitwasyon, Panginoon, sa mga frustrations, sa mga sisters po namin, Lord, sa mga kapwa Pilipino at Pilipina na nababaon sa utang, nababaon sa sugal, nababaon, Panginoon, sa mga kalayawan sa buhay. Pinipray po namin, palakasin mo po sila, gabayan upang hindi po nila wakasan ang kanilang buhay doon sa mga punong-puno ng problema. Lord, pagliwanagin ang kanilang isipan. Ikaw ang maging una ng aming buhay. Ikaw ang palaging maging una at laman ng aming kaisipan from Monday to Sunday, Panginoon, upang makamit po namin ang tagumpay at anuman pong kinahaharap naming mga problema at suliranin. Diyos kang magbibigay po ng tagumpay. Salamat po sa oras pong ito, and I pray lahat ng may karamdaman mula ulo hanggang talampakan ay gagaling sa ngalan ni Jesus. Receive your healing right now sa FB Live, sa Zoom, buong mundo, sa YouTube channel. Pinipray po namin, ibigay mo, Lord, ang himala, kagalingan, kalakasan, katatagan. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, salamat po, Panginoon, ng maraming marami sa oras na ito. At patuloy namin aangkinin, Lord, sa kasamaan po namin, sa mga kasama namin buong mundo. Ibibigay mo ang kagalingang kalakasan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you. We give you praise. We give you glory. Sa mga taong punong-puno ng problema, suliranin. Ikaw, Lord, ang magbibigay ng himala, pagpapala, kagalingan, kalakasan. Hallelujah! 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, El Shaddai. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Okay, taas natin natin mga prayer requests. Mga kapatid ko sa pananampalataya, taas po natin ang lahat. O, nakaka 12 pieces na po ang ating pong prayer requests. Ano ho, no? We're moving for our 33rd anniversary. Kaya kaisa niyo po kami, magkaisa tayo. Patuloy nating isulat kay Lord lahat ng ating mga suliranin at problema, at patuloy tayong magsama-sama. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, pagpalain mong hawak ng aming kamay ang aming mga prayer requests. We're moving for 33rd anniversary. Sa 12 prayer requests na aming hawak-hawak, kasama po, Lord, itong aming alay ngayong araw. Patuloy mo, O Diyos, i-bless ang lahat ng ito. Pagpalain mo rin po ang langis, tubig, asin. Pagpalain mo po, Yahweh El Shaddai, ang mga Biblia, Rosario at Nobina. Bless mo maging buong mundo na aming kasama ngayong oras na ito. Sa mga nagtataas ng tubig, silang mga nasa quarantine, Panginoon. Sila po, Lord God, na punong-puno ng problema, mga baon sa utang, bumagsak ang negosyo. Lord God, palakasin mo po sila at patuloy na i-bless. Blessing upon blessing sa buhay ng bawat isa. Silang mga nawala ng mga mahal sa buhay sa panahon ng pandemya, palakasin niyo po sila, Lord God, patatagim. Ilagay sa puso ng bawat isa po sa amin ang iyong pagmamahal. At patuloy, Lord God, sumigla at tumatag ang buhay po namin. Pagpalain mo rin po, El Shaddai, ang mga employer na kanilang pinaglilingkuran. Pagpalain mo lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng tahanan, o Lord God, na kanilang pinupuntahan. Maging El Shaddai, i-bless ang mga kasambahin na ito, ang mga wala pang visa ay magkaroon ng visa, ang mga LS nila darating na po, El Shaddai, maging kanilang mga sweldo, be-bless mo ang trabaho ng kanilang mga amo, Panginoon, be-bless mo mga negosyo, mga pinagkakakitaan, at lahat, Lord Jesus Christ, sa mga kaibigan, mga Pilipino at Pilipina, na maging tunay ang pagiging magkaibigan at magmahalan. El Shaddai, pagpalain mo rin po sa ngalan ni Jesus ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. Patuloy mo siyang gabayan, samahan, ingatan. Ipagkaloob, Lord, ang himala sa buhay po ng aming minamahal na punong lingkod. Palusugin mo pa po siya. Makapagpahayag pa siya ng mabuting balita upang marami pong mga taong maakay sa iyo. Kasama ang kanyang may bahay, Sister Belen, mga anak, apo at apo sa tuhod, at lahat kami mga disciples buong mundo, pagpalain, lahat ng council sa buong mundo, dito pa sa Hong Kong, Sister Tess, Sister Cindy,
Sister Tess, ang lahat po ng strategy, lahat po ng mga workers mo from Monday hanggang Sunday, mga mang-aawit mo sa banda po namin, Brother Bobby, Brother Doming, Brother Jeffrey, Brother JR, Brother June, Brother Ben, Brother Tony. Papalain mo, God, ang simbahang ito, ang SciCom, at sa lahat-lahat po ng aming gagawin, Lord, madakila at maluwalhati. Salamat po sa aming pag-uwi sa kaarawan ni Father Jay. We pray for him. Patuloy mo siyang pagpalain, gabi ang samahan. At i-bless po, Lord, lahat-lahat ng kanyang gagawin. Salamat po, El Shaddai, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating FB Live. Naka 300 plus pa rin po tayo. Tungkol be the glory. At sa ating 42. Zoom. 42. God bless us all. Give thanks. Praise the Lord. Sige together, church. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, the Son. Give thanks with a grateful heart. We give thanks to the Holy One. Jesus Christ, all together, Jesus. Church, and now, let the weak say, say, I am strong, we are strong, let the poor say, I am rich, very rich because of all the Lord has done for us, so God. Mga kapatid, manatili tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. Kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya di pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Di sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginagawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratay. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, kaya'y iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay ngayon, ahat na mabagsik. Di ka maano sa mga serpenteng iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin.
At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinib ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po. God bless us all. God bless us all. See you po ulit, mga kapatid. Sa Zoom, maraming salamat.